Thank you to our 1.5 million viewers. Thank you, thank you. Have a seat. Okay. So, ano na, according to my 3 million peso watch, it's 5:40. No? 20 minutes na lang. Hindi na sila manunood kasi magluluto na sila. Diba? Ganun daw, eh. Ganun daw sa online. Pag matagal, ayaw na nila. Diba? Mas gusto yata nila yung magutom. Diba? Masarap ba yung kinakain nyo? Yung minamadali mong iluto, masarap ba yan? Kasi sa iPhone, di sila nagmamadali magluto kasi o-orderin lang nila, dinideliver. Diba? Kung ano pa ba yung bukas na restaurant dyan na masarap ang pagkain, dun mag-order. Okay. So anyway, to begin our talk. Congratulations, no, to all of our awardees, lahat ng rumampas sa stage today, no? Yung mga nandito, yung mga nasa bahay, yung mga gumawa ng video, no? Congratulations. This September 2020, we have 442 associates. No, marami niyan, 'di ba? Inang dito pa lang sa associate, libo na yung tao, no? 442 times 22 people, no? 22 downlines, no, per associate. We have 200, no, 50 builders, no, times 40 people, 42 people. Pumalakpak naman kayo, downlines niyo yan eh. Direk pa kayo mga nandito, hindi pumapalakpak, palitan natin. Marami tayong audience sa taas saka sa baba. Ha? Pagkapagod na kayo, magpaalam lang kayo. Marami kaming bayaran na tagapalakpak dito. Okay? Pagka hindi malakas yung palakpak, palitan ka agad natin ng audience dito. Okay, we have 38 team builders. Ganun talaga eh. Pagkapapalitan na eh, biglang tumitin. No? Ha? Parang mag-asawa lang eh. Parang mag-jowa lang eh. Okay, 30 field managers. You know, can you imagine, no, the people watching at home, no? Maybe you're you know, you lost your job, no, or you close your business, or you know, you're in another company. No, September 2020, no, lockdown started in March. Now it's October, 30 field managers. Each field manager have 600, no, downlines or 600 accounts under them to become a field manager, and we have 30 who rank advanced in September. That goes to show you that the business is really vibrant, the business is really moving. No, yun yung ang tanong, ano bang pruweba, ano bang nangyayari sa negosyo mo, no, sa trabaho mo, may trabaho ka pa ba, or sa kumpanya mo, kumusta, anong nangyayari sa inyo? Now we have 6 field vice presidents. So to be a field vice president, you need to have at least, no, 1,500 downlines. Okay, left and right yan. No, just to tell the people at home, no, especially kung networker ka, to receive these awards, no, kailangan may left and right, no. Ang tawag namin dito sa iPhone pag may strong leg, tanga. 'Di ba? Pag may strong leg, ibig sabihin tsamba lang, ang masipag, ang magaling yung sa ilalim mo, kaya naging strong leg siya. Kung hindi mo siya kaya tapatan, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. So mga ina-award namin dito, yung merong left and right. Kung ano yung nagawa niya sa kaliwa, kaya niya rin gawin sa kanan kasi sumusunod siya sa sistema. Okay, we have 4 senior field vice presidents and each SFBP have at least 3,000 downlines. Tama? Tama ba ako? Okay, nakikinig sila. Okay, 22 non-new Millionaires Club members during pandemic. 22 ang nadagdag na naman na Millionaires Club members, meaning yung kumita ng 1 million na dito sa negosyo nila sa iFern. And for the first time, we have 240 top distributors. No, humahabang event kasi napakaraming awardees, no. Before the pandemic happened, we were planning na tataasan na yung threshold to become an awardee, no. Kailangan mga 120,000, but because the pandemic happened, we decided to continue awarding,
no, those who are doing 100,000, no? Unfortunately, no, marami tayong mga miyembro, ilang taon na sila sa 100,000, no? May mga iba apat na taon na sa 100,000, no? Dalawang taon na sa 100,000. Hoy, meron pang mas malaking income sa iFern. Huwag naman yung 100-100 lang, tapos magpapahinga na kayo ng dalawang linggo, tapos next month na naman ulit. Hindi ganun ang negosyo sa iFern. Diba? Parang be inspired, be motivated by the top earners. Habulin mo yung 1,000,000, huwag kang magkontento sa 100,000. Okay? But you know, again, palakpakan natin yung top 240 distributors natin. Direk, medyo humihina na. Ready mo na yung nasa third floor, ha? Okay, 8.3 million GSR. Okay. Alam nyo, I tell you, hindi ko kailangan ng palakpak. Pero yung mga nanonood sa atin sa bahay-bahay nila, kailangan nila yung palakpak. Okay? So, you know, don't clap for me. Clap for your downlines. Clap for your network. No? Clap for your prospects. Okay? 8.3, ano yung GSR? Ano yung GSR? Group sales rebates. Okay? Ibig sabihin, itong 8.3 million kinita ng iFern Network dun sa repeat order. Okay? Opinion ko lang to, no? Opinion ko lang, no? No offense to other company owners and other company leaders. My opinion, no? I think we are number one when it comes to repeat order. Kasi, ibig sabihin, no? World-class, pero affordable. No? You know, all of the books I've read about networking, all of the top, you know, international, no, leaders, owners that I've talked to, all of my research, no, says that most networking companies have great products. Most networking companies have world-class products. But unfortunately, most networking companies have expensive products also. I think, no, the biggest difference for iFern is world-class but affordable. Okay. When you go to the distributor's price level, world-class but cheap. Okay? Pangmasa talaga yung presyo. That's why marami tayong people na loyal sa produkto kasi kaya nilang bilhin at napakabisa. That's a big difference for iFern. Okay, so in relation to GSR, now this is just a reminder that for October GSR, you need to maintain 2,500. And for your November maintenance, kasi we're shifting to advanced maintenance for November GSR, para may kita kayo sa November, kailangan bumili kayo ulit ng another 2,500 minimum for October. So two times kayo mag-maintain for October to cover October and November. Okay, one time lang yan. Sa November, yung maintenance mo for na gagawin sa November para sa December na yan. Tapos yung maintenance na gagawin mo sa for January, sa December mo naman gagawin. Etong October lang, since we're shifting, no, to advanced maintenance, kasi marami pa tayong ginagawang enhancement, no, for the system para mamamonitor ninyo ano na nangyari sa network ninyo. Ilan na ba ang bumibili? Magkano ng GSR income ninyo? That can only happen when we do advanced maintenance. No, hindi sa katapusan, sa kanagahabol. So, example, bumili ka na ng 5,000, no, for this month, automatic yung 2,500 pang October, yung 2,500 pang November na yon. No, yung system na yung gagawa niyan. You just need to remind, no, your downlines and your entire group, no, to do this at least 5,000 maintenance, depending on rank yan, di ba? May mga iba-ibang rank, iba-iba yung maintenance amount. Just to remind, para hindi kayo magulat, but wala akong GSR income for November? Kasi it has to be advanced just for this month. Okay? Clear? Okay. So, masyadong advance. Okay, so we'd like to recognize our newest Multi-Millionaires Club member, meaning naka 5 million pesos na ang income niya sa iFern, our newest Multi-Millionaires Club. Let's go to the stage, Mr. Joe Marie, darling ni Alaysa Jurado. I think, man,
Merong video ba to? May acceptance speech video? Congratulations, Joms. May video? Hi, fantastic morning. So, gusto ko lang po magpasalamat. I'm the newest multi-millionaires club po ni Ifern. And first of all, gusto ko po magpasalamat kay God, no? And lalong-lalo na po kay Sir Tomm, no? Salamat po sa suporta, sa lahat po ng salamat po sa pag-guide. And gusto ko rin po magpasalamat sa grand upline ng Spartans kay upline Allen Encomienda and Jelly Encomienda. Gusto ko rin po magpasalamat sa Spartans Empire, sa team ko po, no? Kung hindi po dahil sa inyo, wala rin po ako sa gantong posisyon. So, ang kasabihan nga po, pag may nauna, meron lagi pong kasunod at ikaw na yon. So, bilisan mo lang, no? Lahat po kami, willing na willing po kami tumulong sa inyo. To God, all be the glory. Thank you! Okay, palakpakan natin. Pag may nauna, may susunod. So, we have, no, another Multi-Millionaires Club member, the newest, no, the number 50th Multi-Millionaires Club member of Ifern. Mr. Joseph Nones. Okay, congratulations, Joseph. Let's watch this acceptance video. Good morning. So, ito na nga. Ang inyong pong lingkod is already part of a multi-millionaires club. Ibig sabihin, kumita na po ng 5 million dito si Ifern, si Upline Joseph, senior field vice president po. No, so, all thanks po, of course, to our all the uplines. My deepest gratitude po, no, to Upline Des, ng Icons, 001 ng Icons, Upline Zach ng Emperors, Upline Melex ng Unstoppable, Upline Market ng Gilas, Upline KR ng The Lions, and of course, Upline Pinky Nones ng Pinksperity, kapatid ko po yan. No, and sino pa bang dapat pasalamatan natin, pinaka-upline natin is obviously it's Sir Tomm. Sir Tomm, thank you very much po. Our deepest gratitude po to you. Eh, kanino pa ba naman tayo matuto na maging milyonaryo? Eh, di sa multi-billionaire president and CEO, Sir Tomm. And of course, no, si Madam Kim, that always on his side. No, thank you very much po. And isa po sa natutunan natin kay Sir Tomm, the Ubuntu, no, the leadership niya po na style, or Ubuntom. No? What I'm trying to say, I would like to thank my team winners. No, I am who I am because of who you are and who you all will be. Tama ba English ko? So, thank you very much po. To God all be the glory. Ang inyo pong lingkod, Joseph Nones. Iba, ginalingan. Okay. So, you know, that's our two new Multi-Millionaires Club members. So, we have, no, new Luxury Car Club member. Let's watch this video first, no? I'm sure yung mga live studio audience natin nakita nila kanina dyan sa labas, no? So, pakita lang natin yung video kung ano nangyari sa labas. Wow! Marami na inspired doon. So, our newest Luxury Car Club members, Mr. Adrian and Lauren Aguilar. Natin
natin ulit si Lauren and si Adrian. No, pag-abot sa kanya nung ahente ng Mercedes-Benz, pagbigay ng susi, sabi niya, o driver. Okay. So, ito yung mga kotse, yung picture nila nung pinipili nila yung kotse sa casa, no? They PM me, no? Si Adrian and Lauren. Sabi niya, sir, nung nakita namin to, ayaw na namin tumingin ng iba, no? Ito na yung kotse para sa amin. Okay, so that's our luxury, newest luxury car club member. Next, meron pala tayong bagong presidential director. Grabe, diba? Pandemic, tapos merong nag-rank advance presidential director. You know, for those who don't know, presidential director is 10,000. Okay, 10,000 downlines. Ibig sabihin, nung nag-start yung taon, di pa siya presidential director. Nag-umpisa yung lockdown, di pa siya presidential director. Nag-quarantine ng ilang buwan, tapos naging presidential director. Ibig sabihin, buhay na buhay ang negosyo sa iFern. Okay, so our newest presidential director, Mr. Jun Colt Orpeza from Iloilo, the leader of Team Energy, no, with a rank advance incentive of 525,000. Congratulations, Colt. Let's watch this video from Jun Orpeza. It's my life, now or never. I am Jun Orpeza from Iloilo City, a former field reporter. Mayroon itong centers na... May dating, pero walang datong. Walang sariling bahay, nakatira lang dati sa isang boarding house, at motorsiklo lang yung service ko. Nagsimula akong maliit, pero malaki ang mga pangarap ko. At nang sineryoso ko si iFern, mabilis na nagbago ang buhay ko. Noong 2016, I was awarded as top retailer nationwide. And naging iFly Tokyo Japan qualifier. 2017, nakasama naman ako as iFly Australia qualifier. At nakuha ko ang first car ko, a brand new Ford EcoSport. And 2018, nakatour ulit ng libre as iFly Singapore qualifier. And I was awarded as the first Millionaires Club member
from Ilunga. We will move forward. We will attack relentlessly. 2019, naging luxury car club member na and the first to have a Ford Mustang convertible in the province. Kaya yung story ko is 0 to 5.0. I rank up as a senior field vice president and became a multi-millionaires club member. Nakakuha na rin ako ng mga dream watches ko like 7 Fridays and Rolex. At luxury items like LV bags and belts. Lahat yon bigay ni Iphone. And finally today, 2020, I became the first Iphone presidential director in Western Visayas. I am so proud of what I have achieved. But what truly satisfies me and fills my heart with joy is the achievement of my leader. A family you're born with and a family you choose to be with. I thank God for my iPhone family. Thank you, Sir Tomm and Madam Kim. Thank you, Upline 001 Richard Nim and 002 Pad Soronda, 5-Star Alliance and Team Energy. Together, we created 10 iPhone millionaires in Iloilo already. But this is not about us anymore. These blessings are meant to be shared. And we will not stop sharing the mission and the vision of iPhone that is sharing prosperity through entrepreneurship. Doesn't matter anymore. What's coming is better than what is done. Together, we will fight for your dreams. Hi, hello, Iper Nation. It's my pleasure being here at Tommy's Award, of course. I want to say thank you to Sir Tomm and Madam Kim for inviting me here and Dream Team, of course, no, for being the great host of this another amazing event today. And sobrang happy po ako ngayon. And alam niyo na po yon dahil this day is a dream come true for me. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataon na marinig at mapasalamatan, of course, yung lahat ng mga tao na naging bahagi ng makulay na journey ni Junior Peza hanggang magkaroon po tayo ngayon ng kauna-unahang presidential director from Western Visayas galing ng Iloilo. And hindi po ako nahihiyang aminin na narating. Ito lahat yun, na nakikita ninyo sa akin ngayon, bunga lahat ng hirap, pawis, pagod, mga araw na you know, hindi naging hadlang ang tindi ng init, ang ulan, gutom, at mga paglalakbay para mahawakan ko ngayon yung mga pangarap ko. So to my energy team, no, alam nila kung paano namin sinimulan itong iPhone business dito from the grassroots,
And narating ito ngayon, no, na walang magic, walang shortcut, through and through, ginawa po namin lahat ito, no, sa tamang sistema. And nandito yung kumpanya, nandito yung mga uplines, you know, ano man ang mangyari, walang hihinto, huwag kang hihinto, kaibigan. Dahil kung hihinto ka, wala na. Walang mag-aabot po sa iyo ng pangarap mo. Okay, so tuloy-tuloy lang, let's make another chapter. Bangon ka, focus ka, maniwala ka sa akin. Lahat ng sakripisyo mo, babayaran ni iPhone. Sulit na sulit. Kaya po, I'm so happy na nandito po ako ngayon. Dumating na rin ang tamang panahon na yung mga araw, no, na si Junior Pesa ay nagre-renta lamang ng bed space, tapos na po yun. And yung mga araw na halos araw-araw, naghahanap ng pabili ng bigas, tapos na rin po yun. In short, tapos na ang kahirapan. Masarap. Pero yung mas masarap po sa feeling ay yung pinaka-importante na bagay. At yun ay kung gaano karaming mga tao ang natulungan natin na nabago ang buhay on the process na sa pag-abot natin ng mga pangarap natin. And for me, iFurNow is not just a business. It's my mission. So thank you, iFurNation, Five Star Alliance, you know, my 001, Richard Lim, and Sir Tad Soronda. It's a big honor for me, no, for being the fifth presidential director from the Five Star. And of course, nandyan sila lagi. Katuwang, simula pa noon nung mag-start kami dito. And to my beloved team, of course, my Energy family, maraming salamat sa tiwala, sa suporta. Tandaan ninyo, team, walang imposible kay iFern. Basta gawin lang po natin lahat ng tama at totoo sa sistema yung negosyo. I can prove to you, lahat-lahat pwedeng umaman dito. So just be consistent. And in God's right timing, you will get your dreams in iFern. So si Presidential Director June Coltorpesa, kasama ninyo na patuloy makikipaglaban para sa mga pangarap ninyo. Sama-sama po nating babantayan, ilalaban, aalagaan itong napakagandang oportunidad na regalo sa atin, no? Mula sa puso ni Sir Tomm at Madam Kim. So, with that, I thank you everyone. Thanks God. Thank you, iFurNation. And just believe, no? And you will all get there. See you at the top. Maraming salamat sa inyong lahat. Congratulations again, Coltorpesa, no, our newest presidential director. No, binigyan niya tayo ng dalawang bagong video that, of course, the entire network can now use. No? Okay, so, but wait, there's more. Kung merong presidential director, meron ding Sapphire presidential director. No, grabe, ilan cycles yung Sapphire presidential? 30,000, no? To be a Sapphire presidential director, you're gonna have 30,000 downlines. Tama, mali? Tama, no? 30,000 downlines. Okay? So, without further ado, our newest Sapphire presidential director, Mr. Lionel Leslie Villanueva. Okay? So, together with the award is a 1.5 million rank advance incentive. So, are we gonna show the video first? May video ba muna? Okay. So let's show this video first. Hi, fantastic morning. Hi, welcome to my channel. Hi, fantastic morning, iFurNation. My name is Lionel Villanueva, aka Mr. Legendary, and today we are here at the Rockwell Center. And wala lang, it's a Sunday. We are going to eat out with my leaders, with the Team Legendary leadership base, and we're here at Rambla, okay, Rockwell. Tara, safety first, diba? Okay. At meron dito ang thermometer. 36.6. Wala akong COVID. So let's try the food, Spanish food here in Rambla. Thank you.
talaga. Naligaw yata. Oras na oh. Morning pala. We are here in Rambla, Rockwell, and we're enjoying this elegant food, no? Here, all thanks to our newest SAPAR Presidential Director, Lionel Leslie Villanueva. No? So, bagay na bagay itong place sa kanya kasi Ateneo Scholar to eh. Alam ka naman, ilibre niya kami sa turo-turo, di ba? So, anyway, kaibigan namin yung may-ari dito, sabi yung kinain daw namin today, 100,000 daw. Chicken lang yan kay Lionel kasi ang SAPAR Presidential Director, tumataginting na 1.5 million. Saka nakakahiya naman kung pagdating pa lang namin, yung BMW Z4 ni Lionel nandiyan sa harap ng restaurant, kakahiya naman kung saan-saan lang niya kami pakainin, di ba? Balita ko daw, nagpapausot tong si Lionel pag nag-Emerald Presidential Director, sa Hong Kong daw kami kakain eh. Okay, so I'm looking forward to more pakain from Lionel. Actually, no, my wife and I were so proud of Lionel. We're so proud of his success. Now he has created many leaders, no, starting of course with Tomm Vargas, no, and many others. Dalawa na sila na nasa Council of Presidential Directors. I'm sure marami pang ibang susunod. So, you know, the measure of a leader, no, is in the number of leaders that he creates. And Lionel is one of the most innovative, no, one of the youngest leaders that we have in IFERN. And we're so excited that he has reached this SAPAR Presidential Director level. And we look forward to more success from Lionel. Lionel, congratulations on your success. We love you. Thank you for the food. Thank you sa lahat ng mga umattend dito sa natin, sa ating munting celebration this Sunday afternoon and evening, and sa lahat ng mga downlines ko na nandito, my leaders na sumuporta. Sobrang thank you talaga sa lahat because hindi ako makakarating dito sa SAPAR Presidential Director na rank if not for these people. So, this one is for you and for the whole network. Okay, so I'm looking forward para next time, ikaw naman yung kasama na. Yeah. So, sa mga nanonood natin, if you're first time, if you're someone who's just watching our videos, checking us out, my message to you is this, patuloy ka lang ng mga araw, gawin mo lang, tabuhin mo lang, and find the right opportunities for your family, for yourself, diba? Kasi I'm sure with that determination, with that spirit, definitely you will achieve your dreams. And sa mga hindi pa nagiging successful, especially in this business, sa ating hybrid business, huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang hihinto, diba? You have to have the same kind of fighting spirit that
yung fire that you have, the hunger that you have, simula nagsimula ka, remember always the reason why you're doing what you're doing para maging successful ka. And ano man ang mangyari, ulitin ko lang, never give up on your dreams. So, sa lahat po ng nanonood, thank you so much for supporting my channel. Please subscribe to my YouTube channel. Of course, it's iPhone Online by Sir Legendary. And, paparty pa ulit kami. Matuloy-tuloy lang ang ligaya ngayong gabi na to. So, again, this is your 002 Presidential Director and, oh sorry, Sapphire Presidential Director at Multi-Millionaires Club, Mr. Legendary. Of course, always remember, whatever you do, you're legendary. Okay, let's call Mr. Lionel Leslie Villanueva. Eh, congratulations, Lionel. May pa-cheque ba tayo? O i-credit ko na lang sa ATM niya? Okay, so we'll have a few words, no, from Sapphire Presidential Director Lionel. Thank you so much, Sir Tomm. And ayun, a fantastic morning, everyone. Sa lahat po na nandito and sa Team Bahay, thank you so much for iFern. Thank you so much, Sir Tomm, for your guidance, Madam Kim po. Thank you so much sa lahat ng Team Legendary and to my crosslines, especially to my upline desk for inviting me here. Sobrang itong opportunity po na to be promoted in Sapphire Presidential Director. Ayan. So, ayun po yung opportunity to become Sapphire Presidential Director. Sobrang hindi ko po yun inisip, no? Simula po na nag-start po ako dito, nung nilatagan po ako ni Upline Desk, 6 ways to earn, no? Sa isip ko pa lang, yung presidential director level pa lang, sobrang hirap na para sa akin. Kala ko hindi ko yun ma-achieve, no? I've been in the networking business for about 7 years, no? Nung bago ko makita si iFern, and hindi ko yun na-achieve. Even sa real estate industry, no, kung saan po ako nanggaling, wala rin pong ganitong klase ng blessing na nangyari po sa akin. Lahat po na ito, only here in iFern. So lahat po, kay ng mga nanonood po sa atin, no, sa lahat po ng mga members na nag-aspire to be in this position din po, okay, I'm sure kayang-kaya nyo rin po yan, mararating nyo rin po ito. At sa mga wala pa po, dito sa amin sa iFern, ano pa bang hinihintay mo? Tara na, simulan na natin to negosyo na to. Okay, so thank you so much once again, iFern Nation. This once again, Mr. Legendary 002. And now, Sapphire Presidential Director. Thank you po, Sir Tomm. Okay, congratulations, Lionel. So, please subscribe to his YouTube channel. Okay. Baka mas malaki daw kitaan sa YouTube, di ba? Okay, so, you know, round of applause again for our newest Sapphire Presidential Director. Now, I think 2020 is very special, no? It shows the resilience of the company kasi while everybody's having problems with the pandemic and with the quarantines, no? For somebody to achieve 30,000 downlines, no, or 15,000 cycles, no, is really amazing during this period of the pandemic. So, our usual update, no, every time we have a sizzle, no, the sizzle part 2, I give a very quick update about what's happening with the network. Of course, we've transitioned from offline to online. So, ito yung mga updates sa mga online events natin. So, these are our online events, no. Of course, you will see the different teams, the different leaders who are doing the events, no? Yan, from the start of October, no, up to October 22, no? Ito yung mga natapos ng mga event, no? Okay? And October 23 to October 30, no, naka-calendar na lahat 'yan. And of course, we aired, no, 2 Cheque Chica episodes, no? We aired the one with the team of Bagwis, no? Edwin and Nomi Cruz, and of course we did a Cheque Chica for the team of Des also. The power lines, no? Power lines. And then, of course, we did the part 1 sizzle wherein the topic was, or the theme was iFern Milia.
And we had that amazing video, no, from Mike and Angela Yulo that now the entire network can use. Pabilis ng pabilis, no, yung pag-network. Kasi dati, no, naubos ng laway mo sa kakakwento, di ba? Tapos ang bibili ni isang boteng Ferndy. And ngayon, syempre, pagka pinalabas yung video, sasabihin nila, nag-umpisa kami, 7 account, di ba? So, tatanong niya, ano yung 7 account? Yun din yung gusto ko. No? So, the business now is easier, faster, no? And, you know, walang limit. Kasi yung online, walang limit yan eh. Pwede mo pagsabayin yung network mo sa Manila, sa probinsya, pati sa abroad, pwede. And of course, no, right now, we are doing the Dream Team, no, sponsored and managed event, the Tommy's Awards. Let me just take this opportunity, no, to congratulate the Dream Team. No? Napakaganda ng event, no? May pa-trophy, di ba? May pa-trophy, tapos may mga backdrop pa. Galing, magaling. Congratulations. Yan. Sige, pagkakailangan namin ng sponsor sa trophy, alam na namin kung sinong lalapitan namin. Okay, so these are, ano, yung summary, no, of what's happening to our online. Kasi kung merong measurement, no, sa offline, no, yung mga latag ninyo, kumusta, ano nangyari, saan kayo napunta, ito yung nangyari sa online natin. Sipin mo, the total page likes, no, previously from 41,000, ngayon 44,500 na. Kung yung income sa iPern lumalaki, pati yung mga online presence lumalaki rin, no? Total followers from 58,000 to 64,500. And the average page reach, no, from 66,000 to 75,000. For the people, no, who are watching, no, maybe you're from other company, maybe mas marami kayong likes or whatever, you know, just to say. No, sa iFern, kung sa network, no, hindi kami bumibili ng leaders, hindi kami nagbibigay ng free account, walang commission deduction, walang pakotse, walang allowance. Dito sa Facebook, wala rin kinikita si Facebook sa amin, hindi kami bumibili ng likes, hindi kami nagbo-boost, no, hindi kami nagpapalawak ng presence, no. This is all natural, this all organic, no. The 64,500 followers, these are the active people in iFern. Mga tunay na tao yan. Kaya hindi lang kami nagpaparami ng follower just para, hindi ka naman kikita sa madaming follower. Yan. Kikita ka dun sa active na downlines. Tama? Kikita ka dun sa active na consumers or yung mga loyal sa produkto ni iFern. Okay, so ito yung parating hinihintay nila, yung weekly check and ATM payout. Okay, so September week 1, no, check it, 33 million, ATM 4 million. Week 2, 21 million for the checks and 4.8 million for ATM. Week 3, 17.3 million for checks, ATM 4.8 million. Week 4, 16.2 million and ATM 5.7 million. So total checks 87,400, ATM 19.3 million. Okay, so totoo ang negosyo sa iFern, totoong kumikita ang mga tao. Kung ayaw nyo maniwala, pakyo kayo. Ay, shit, live pala to. Okay, kung ayaw nyo maniwala, okay, mag-alala. Yung mga cheque, i-encash nila, yung pera ipopost nila. Okay? Yan, so inaabangan nila. Para wag nyo lang i-post na, wag nyo lang ilalive kasi papaglabas nyo ng bangko, hold up to. Post nyo pag wala na kayo dun sa bangko. Okay, for October, no, week 1, 28.4 million. For the checks, ATM, 7.3 million. Week 2, 34.7 million. 5.7 million yung ATM. Week 3, 10.5 million. And 4.3 million for ATM. Week 4, 17.5 million sa checks. And ATM, 4.8 million. Total checks, 91.1 million. And ATM, no, 22.2 million. By the way, hindi pa tapos ang October. May isa pang linggo yung October. Okay. Gusto niyo pa dito? Papalakpa kayo ulit. Hindi. You know, masaya kayo dito, no? Pero yung mga sa bahay, nagluluto na sila, kumakain na, gutom na sila. Hindi nila kaya maghintay, no? Takot silang magutom, ayaw nila yumaman.
Okay, so what we've started during the quarantine, no, we do the Roro or refrigerated van deliveries. Just another update to show everybody. Ito yung sa Bohol, no, delivered September 26. I think this is one of our biggest shipments, no, 8.5 million, no, single delivery. Puno yung truck, 8.5 million delivery. Of course, ito yung office ni Richard Lim, no. This is not an official IFTC. This was put up by Richard Lim. Okay, so sabi niya, sir, this is I'm going to put up an IFTC. This is my reward, no, to my hardworking leaders. I think kasi naka face mask lahat, no. Hindi ko kilala. I'm sure si Deboy is there, no. Richard is probably there also. You know, hi to the leaders in Bohol. And eto yung sa Davao, no. Pick up October 16, no, it's worth 6 million. Okay? So I think this is Ram, no. Maybe Nell is there, maybe D is there also. So hello to the Davao leaders, no, for your 6 million delivery. Congratulations. Yung IFTC, no, wala na maupuan yung tao, puro package saka products na. Okay, so new normal lockdown sales, no, just to show you, September 23 total accounts, no, purchase 15,211. For October, no, 12,750 total accounts sold. Products 18 million, no, repeat order 18 million for September 23, 19 million, no, up till October 23. Commissions, 93 million for September, October, 87 million. Okay? So, last week, no, during the part one, we have iFern Media stories. We have sharers from, I think, Start Ba Builder ba? O Team Builder yung sharers ninyo? No? O associate. Meron na yata nag-share na associate. No? Starting associate, builder, team builder. No? So, iba-ibang level yung mga nag-share. So let's just do a recap. Of course, the opening video, Mike and Angela Yulo, rags to riches ang kwento nila. Dati ay maliit ang bahay at income na barya. Sa iFern nila, natupad ang bawat pangarap, ang magandang buhay para sa buong pamilya. Okay, next. Is this Les Dumaraos Pura? Puma. Wow, the shoes. Sa family package, siya ay nagsimula. Kaya 2 months pa lang sa iFern, grabe na akong kumita. Okay, so the part one, no, they talk extensively about the family package. I've talked to several leaders. No, sinasabi ko sa kanila, the most exciting for me are the new members na may-ari ng mga negosyo. No, kasi alam nila kung gaano kalaking puhunan para magtayo ng isang negosyo. Alam nila kung gaano kahirap, no, magpatakbo ng isang negosyo. At alam nila kung anong epekto ng negosyo ngayong pandemya. So they can easily make a differentiation between their business and the iFern business. Sabi ko nga, wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Pag-usapan lang natin March to October. Anong nangyari sa negosyo mo March to October? Etong nangyari sa iFern business March to October. Diba? Parang last week I think we discussed 116 brand new cars, no, and 12 brand new luxury cars. Yan yung nangyari during the pandemic sa iFern. And of course, the small businessman or the business woman or business family na nagkakaroon ng problema ngayon pandemya, for them a family package of 250,000 is nothing. No, kasi yung franchise fee ng mga legit na franchise fee pa lang 200,000-300,000, wala pang kasamang produkto yan, wala pa kasamang tindahan, lahat itatayo pa lang, tapos you operate that maybe 6 months after you pay the first franchise fee. Samantalang si iFern, pagabayad mo ng amount for the package, no, for the family package, basta pag nakuha mo na yung mga packages mo, pwede ka na magbenta. Pwede na yung pag-umpisahan yung pagbalik ng pera mo. And of course, you have an income, no? When all of these accounts are encoded. Next one, si Captain Tumaman. Sa iPern niya, na-discover na pwedeng umaman habang naglilingkod sa pamilya at sa bayan. Ang galing ni Captain, no? Nag-message siya sa akin. Sabi niya, sir, sa bala, hindi ako takot. Pero sa audience, kinakabahan daw siya. But Captain, you inspired many people. Ha? Maraming nag-PM sa akin. Pinaka na-inspired daw sila kay Captain. Okay? Siguro nag-upuan lang yata sila kasi naka-uniforme siya. No? Okay, so we have Shari and August Castillo. No?
nalugi at nagkautang sa traditional business, kabuhayan ay humataw at nakabawi when they joined the iFern business. I think I remember they're sharing, no? One of the businesses nila, 10 million yata yung nalugi, no? So, napakalaki ng puhunan, di ba? 10 million tapos malulugi. Samantalang dito sa iFern, 60,000 nakakabili ng mansion, no? So, anyway, you know, I'm sure mababawi nila lahat ng nalugi nila dito sa iFern. Okay, si Joselito Elvenia, no? Nag-introduce ng iFern Biz sa pamilya at kababayan. Ngayon ay Millionaires Club member from Taiwan. Galing, no? So, I really love his sharing, no? He was out and about somewhere in Taiwan, no? Ang ganda ng surroundings. Okay, we have the brothers, no? Brothers Lester and Lawrence Di Maapi, magkapatid na nagtulungan sa iFern negosyo, kaya ang family now ay milyonaryo. Di ba? Yan ang dapat. Pogi na mayaman pa. Di ba? Oo. Ngayon, yan ang ano, system ni iFern, no? Pogi, mayaman, maganda, mayaman. Di ba? Sabi nga nila, kung pinanganak ang pangit, mahirap ka, wala. Talagang yun yung gift ni God sa'yo. Pero pag mayaman ka, pangit ka, kasalanan mo yon, no? Di mo ginamit yung gift ni God na pera para pagandahin mo yung sarili mo. Okay, Gelson and Donna Lynn Masongsong, mga dating government employees, tulong-tulong sa negosyo with the family. Kaya sa iFern sila ay blessed at kumikita ng malaki. So I know them very well, no? Si Gelson and Donna Lynn. Si Donna Lynn is a low-level Galapan municipal government employee. I think she earns only minimum wage, no? But her income is iFern is so big, no? I've seen her earn 200, 300, 400,000. Si Gelson naman, high level, no? Employee sa provincial government of Calapan, no? High level siya, kaya parang di niyata, Gelson, hi Gelson, parang di yata masyado fino-focus ni Gelson yung iFern business niya kasi every month top deal lang siya. Parang 100,000 okay na sa kanya. Tinatapatan niya lang yung sweldo niya. No? Gelson, hi. Feeling ko tinatapatan mo lang yung sweldo mo sa ano sa munisipyo para sabihin mo, ay, hindi pa malaking iFern business ko, no? Gelson, gawin mong 1 million yan, tang ina. Lumaban ka mayor, mananalo ka. Okay, our favorite, Erlyn and Fernando Timoteo. Grabe yung closing ni Erlyn, no? Pinagalitan kayong lahat, no? Buong pamilya sa iFern nagtiwala. Ang family iFern business ay success dahil silang lahat ay nag-trust the process. Galing. Yan yung trust the process sa Tagalog. Ano yan eh? May pinagdadaanan. Okay, so you know, I always give a COVID-19 pandemic update. So, coronavirus global, no? Global. 41.9 million, no? People around the world have coronavirus and 1.1 million deaths, no? Recovered 31 million. So, ito yung worldwide figures. 41.9 out of 7.8 billion global population gives us a figure of only 5,377 people per 1 million are infected. Okay? And then when we go forward, the number of people who died, 1.1 million out of 7.8, that's only 146 people for every 1 million people. Okay, nakakatakot yung COVID pag yung malaking numero yung tignan mo. Pero when you do the numbers per million, di pala siya ganun nakakatakot, no? Mas maraming namamatay sa motorcycle accident, car accident, no? Yung mga, how do you say, mga na-hold up, no? Yung mga ganun, robberies, yung mga namatay sa asthma, sakit sa puso, mas maraming pa yan. Okay, Philippines naman, no? Of course, confirmed cases, yung bago, 1,600. Total, 363,000. Yung deaths, no, yung bago na matay, 38, gives us a total of 6,800. Recoveries, no, yung new, 843. Total recovered, 312,000. Okay? Isipin mo, 363,000 nagkasakit, 3,012 recovered na. Okay? So, with the 363,000 confirmed COVID cases,
out of 109 million Filipinos, that's only 3,320 for every 1 million. When you do that number, it's not so scary anymore, right? And then yung sa deaths, no, 6,800 died out of 109 million. It's only 61 Filipinos for every 1 million. Like I said, mas maraming mamamatay sa gutom dahil sa mga quarantine, no, kesa sa mamamatay sa COVID. No? So, kailangan talaga kung nanonood ka, if you lost your job, you lost your business, kailangan mo talagang maghanap ng other opportunity. I was talking to a doctor, no? I was talking to a doctor last week. Sabi ko, "Doc, di ba may mga incoming ng mga vaccine? Sa tingin mo kailan magno-normal yung sa hospital, at least hospital setting?" Kasi si Doc, kahit na siya, affected daw siya. Kasi siyempre, yung mga tao takot pumunta na hospital, so mababa yung kumunti yung pasyente niya. Sabi niya, tansya daw niya mga December 2021. Babalik sa normal. Sa hospital daw, hospital. Hindi negosyo yung pinag-usapan. Sa hospital, babalik daw sa normal feeling niya December 2021. Yun yung may vaccine na, no? Hindi natakot yung mga tao. So pagka sumakit yung tiyan, nagtatae, sinisipon, inuubo, magpapacheck up na. Yun yung sinasabi niya. Feeling daw niya December 2021, babalik sa normal. So kung ikaw nanonood ka, naghihintay ka, kaya mo maghihintay na walang income until December 2021. Yan yung tanong ko sa'yo. Okay, so you know, just to show you, based on the numbers, global and Philippines, ano ba yung business under the new normal? Okay, more than half of restaurants will not survive. New brands and players will emerge. Ano ibig sabihin nun? May mga tao, hindi ko na kaya, sara na natin to, lugi. Meron naman tao, shit, yung restaurant na maganda yung pwesto, nagsara na. Tayo, kunin na natin yung pwestong yan. Meron pa rin malalakas ang loob, no, na gumagawa ng bagong negosyo ngayong COVID. No, ngayong quarantine season. May mga nagsara, no, people who closed their business, no, hindi nila naisipan ng solusyon yung negosyo nila, lugi, nagsara, no, they feel down. Wala na, parang lahat ng pinundar natin, nawala na, lahat ng pinaghirapan natin, wala na. Samantalang for other people, oh wow, yung magandang pwesto, bakante na. Ito na yung chance natin, itayo yung restaurant natin. Okay? Do you see the difference? No, mindset lang yon. Yung isa, oh my God, COVID, lugi na, sara. Yung isa, oh my God, COVID, nagsara na yung restaurant, bakante na yung pwesto. Umpisahan na natin yung pangarap nating negosyo. Okay? So, one person's loss is another person's opportunity. Yung lugi mo, pagkakataon ng isang tao. Okay, the global recession will compel the West to offshore jobs and businesses to places like Manila, Cebu, and Clark. So kahit na nagkakaroon ng problema, no, maraming nawalan ng trabaho, no, because lugi yung mga other countries like the US and other countries, no, first world countries, they will be looking for jobs, no, or services here in Philippines kasi mas mura yung sahod dito. Hindi na nila kaya magbayad ng empleyado dun sa lugar nila. So dito kaya nila magbayad ng mga call center agents, no? Or yung mga what do they call that? Basta yung mga services, no? Services from foreign countries doing it here in Philippines. Work from home, no, is not sustainable in the Philippines because of poor telecom connectivity and lack of air conditioning and distractions. No? Nagso-Zoom meeting ka tas dadaan yung mister mo nakahubad, no? Naka boxer shorts. Tama? Meron kang meeting tapos yung mga anak mo nag-aaway sa likod, 'di ba? Sa office komportable ka, naka-aircon, sa bahay walang aircon ng init-init. Okay, sabi nga nila, no, one article I read, sabi niya kaya hindi sustainable yung work from home kasi si Mr. at si Mrs. mag-aaway daw. Kasi parati sila magkasama sa bahay. But you know, that's not true in IFER, na? Masaya magsama yung Mr. and Mrs. sa IFER, no? Basta tanong, sabi nila, basta may pera, masaya raw. Okay, only the lower middle class and below will go to the malls. The middle and upper middle class will choose online shopping. Okay, alam nyo, ba't pumunta sa mall yung lower middle class? Kasi may aircon. Kasi walang aircon sa bahay nila. Lika, magpalamig tayo sa mall.
Okay, the middle and the upper middle, why do they choose online shopping? Kasi takot silang mamatay. Marami nilang pera, hindi pa nila nagagastos, sayang. No? Kaya ayaw nilang mamatay, they rather be safe at home, and anyway they can afford, no, to shop and have everything delivered to their house. What does this mean to you? No, galingan nyo pa yung pag-online. Marami pa kayong hindi na top, na middle and upper middle na pwedeng sumali sa negosyo ninyo. Okay? Domestic tourism will flourish. Foreign tourism will take a while. Pinoy's going abroad will be limited also because of fear. Ang sabi nila, travel business will recover after 3 years. After 3 years, bago mag-normal yung pa-abroad-abroad. No? Kaya, they're always, what do you say, they're promoting local tourism. But unfortunately, mahirap rin yung local tourism. Like, we wanted to go to, you know, some beaches in Batangas. And sabi nila, ang pwede lang daw nilang tanggapin na guests, no, from MGCQ area. Kung hindi daw MGCQ, hindi pwede. E kunyari, that time GCQ yung Manila, no, we wanted to go there, hindi daw pwede. Kasi GCQ daw tayo, MGCQ sila. Ngayon, nag-MGCQ na yung Manila, kinonta ko ulit, I wanted to go there. Hindi naman daw sila pwede tumanggap ng bisita. Kasi parang GCQ na yata sila. Okay? So, it's gonna be difficult, no, unless, no, you're in Ifern. Okay? So we're going to this exclusive island, no? Membership, if I'm not mistaken, the membership is 3 million to 5 million pesos. Membership just to be able to go to Balesin. But because you're IFERN members, even you're not a member, we can bring you to Balesin. Kanina I was talking to one of our senior citizen couples. Sabi ko, oh, sama kayo sa Balesin. Mas safe sa Balesin kesa sa bahay nyo. Diba? Walang pollution sa Balesin. Lahat ng papasok sa isa ng Balesin na COVID test. Only people who test negative can enter Balesin. And all of the people working in Balesin are negative. So walang may sakit doon. Walang may COVID. When we are there, we don't need to wear this face shield, face mask. No? When we're together, we can just, you know, have fun like normal. Kasi lahat naman tayo negative bago tayo makasakay ng aeroplano. Okay, so, you know, President Duterte, we're gonna do our share and promote local tourism. Na, punta kaming Balesin, gagastos kami ng limpak-limpak na salapi dyan para matulungan ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay, so your most favorite, sasabunin na naman tayo portion. Okay, so family yung pinag-uusapan, di ba? Part one was about iFamilia. No, so let's talk about family business. No, so everybody knows the Ayalas, correct? Okay, so the Ayalas, no, they control more than 1/3 of Ayala Corporation. When you say control, they own, no, own more than 1/3. They own the oldest, no, companies in the Philippines, like Ayala Land, BPI, Globe Telecom, and of course they bought Manila Water. So ito yung magkapatid, no, their father Jaime, retired already. So Jaime Sobel de Ayala is chairman and CEO. The brother Fernando Sobel de Ayala is president and CEO, and of course their cousin, no, Inigo Sobel, aside from owning, no, part of Ayala Corporation, is one of the board members of San Miguel also. Okay, so family to, di ba? Mayaman sila kasi may sistema, no, yung family, si lolo, si lola nag-umpisa ng negosyo, tinuloy ng mga anak, ngayon tinutuloy ng mga apo at sumunod mga apo pa. No? So this is family business. Let's show more family businesses. The Gokongwei family, no? John Gokongwei Senior, Junior, no, is founder of JG Summit Holdings. The subsidiaries include Universal Robina, Cebu Pacific, and many others, no? Yung mga Jack and Jill potato chips, no? Cheese curls, no, sa kanila yan, C2 Iced Tea. Robina Gokongwei, no, COO, Chief Operating Officer, Robinson's Retail, Lance Gokongwei, President CEO of JG Summit. Okay, and marami pa silang ibang mga kapatid managing different businesses. So this is the Gokongwei family. So Henry C, the C family. Henry C, immigrant from Xiamen, China, started the business selling imported shoes in Manila after World War II. With the help of his children, this company would later become SM Investment, the largest conglomerate in the Philippines. Now, of course, Henry C,
before he passed away, was the richest man in the Philippines. When he passed away, no, his children combined, no, are now the richest family in the Philippines. So founder, no, Chairman Emeritus, no, before he passed away, Henry C. Senior, the wife Felicidad. Ito second generation, no, second generation niya, Teresita C. Coson. This actually chairman na siya, no, or chairwoman of SM Investment Corporation. Elizabeth, no, handles the hotels and convention center. Henry C. Jr., vice chairman of SM Investment Corporation. Hans handles banking and real estate. Herbert handles retail. Harley C. is executive director of SM Investment Corporation. They have a third generation. Yung third generation, 18. 18 yung mga apo. 18 individuals age 17 to 40. And 8 of them are currently training in various subsidiaries. Okay? So, ganyan ng family business. Inumpasihan ay nanatatay, tinuloy ng mga anak ngayon, itutuloy ng mga apo. Parang genealogy rin, di ba? Tama? Okay? So, yung mga nagsasabi, scam yung networking, whatever. Yes, merong scam. Meron ding hindi nagtatagal. Meron ding expensive yung mga product. Hindi naman lahat ng networking company pareho. Na merong iPhone. Okay? So, sa iPhone, merong masongsong Reyes Jacinto family. Now, of course, we have Jojo, no, the famous seaman, asawa ni Daisy. Daisy is SPD, Software Presidential Director. Si Jojo is a field manager. No, they have bought, no, Isuzu MU-X from iFern, Benz C180 from iFern, and Benz, no, VX200, yung van, no, from iFern. So, baba nila, no, actually the upline, no, but the children, no, of Jojo and Daisy, si Rema is Presidential Director also. No, and they got a Benz, no, Mercedes-Benz GLC. Si John Michael Jacinto, yung asawa ni Rema, is a SFBP, no, and their first car was a Chevy Trailblazer. Kapatid ni Daisy, si Donna, yung unang naniwala kay Daisy. So Donna is a SFBP with a Toyota Fortuner, and sa pagkakaalam ko, dalawa na yung bahay na nabili ni Donna. Okay, so they have 2 new houses. Next, Gelson and Gina Masongsong. Si Gelson is FBP, no? They got a Nissan Terra. Wife niya, si Gina, I think is a manager from BDO. She's resigned already, full-time IFR, no? Team builder. Yung anak nila, no? Nagaling sa ibang kumpanya. 4 years siya doon. Ewan ko kung motor yung nabili o walang nabili, no? Baka nakabili ng cellphone na cheap, di ko sure. No? But for sure, no, si John, no, yung kasama namin sa iFern Elite Toy Club, si John Gelson Masongsong, field manager and the first owner of a fourth territory in iFern Nation. Okay, so this is an example of what a family business here in iFern is like. Okay? Make sense? Okay, let's continue. We have the Asuncion Sumalinog family. Okay, so Alexis Asuncion is a Sapphire Presidential Director with the Mercedes-Benz GLC 200. Melanie Sumalinog, Sapphire Presidential Director with a Ford Mustang Convertible. Of course, yung first car nila is Mitsubishi Montero, no? And of course, they moved, no, to One Shangri-La, no, 50 million condo, no, on the 46th floor, right? 49th floor. Okay, kaya mas mataas ang floor, mas mahal yan. Okay, of course, yung brother, no, si Carlo, Carlo Mark Sumalinog, SFBP with the Mercedes-Benz A-Class. The wife, Michelle, no, just gave birth. Hi, Michelle. So, field manager, and their first car was Ford EcoSport. Okay, going down the line, Jack Sumalinog, field vice president, partner or wife, Arlene Santos, field manager. They got a Honda Civic Turbo. No, dream car daw yan ni Jack. Alam ko yun, yung iniiyakan niya yung kotse niya, no? When he was sharing here in the mezzanine. And of course, cousin nila, si Dima. Sayang, wala si William dito. Hi, William. Ano na bang rank mo? Ano na ba rank ni William? Sorry, team builder? Pa-FM, okay. So, William, idadagdag ka lang namin dito bago namin i-post yan. So, si Dima, cousin of Melay, SFBP, Subaru Forester. Actually, this is incomplete, no? Yung mother ni Melay, si Mirna, is also part of iFern.
No, so papa-edit namin to. Huwag ka muna mag-complain, mother. No. Kasi idea ko lang to kaninang umaga, hinabol lang namin. Okay? So we will add your face, your rank, and your achievement no, before we post this on Facebook. So of course, we have the Timoteo family. Okay? Fernando Ding Timoteo, the reason, no? The reason why Erlyn works so hard. Because ayaw niya maghirap si Ding. Joke lang, Ding. Okay, so their first car, no, FBP na si Ding, and their first car was a Ford EcoSport. Si Erlyn, no, presidential director with a Ford Everest. Balibalita ko, nag-iipon na daw ng down para sa Chedeng. Abangan natin yan. Okay, of course, Remilyn and DJ, no, DJ yung anak ni Erlyn and ni Ding. No, he's the one who started first, no? After yung parents niya, siya yung kinausap niya ako, sabi niya, sir, kausapin mo yung mga magulang ko. He told me this while we were in Japan, no? The first iFly Japan. Sabi niya, sir, kausapin mo yung mga magulang ko, gusto ko na mag-resign, no? And when he came back from Japan, he resigned. So, DJ, no? SFBP, Remilyn, SFBP also. Their first car was a Toyota Rush, and of course, they just moved in to this new 3-bedroom condo. And finally, no, si JD, yung sister ni DJ. Tatlong taon na naming hinihintay na magising to. Okay? Kasi she was part of the first batch of 50 leaders that we did special training. But after many rejections, no, ayaw niya nang makatanggap ng rejection. Kaya mas gusto niya magbenta na lang ng cellphone. No? So for 3 years, no, she worked in one of those cheap no cell phone companies, hindi ko na sasabihin, basta hindi siya Samsung, hindi siya Apple. Okay, so she was, you know, top salesman, no, sa Tagalog top tindera. Top tindera ng cell phone dun sa cheap na brand. Marami siyang nabebenta kasi yung mga may hirap cheap lang yung kaya bilhin, di ba? So marami siyang nabebenta. In 3 years nakapundar siya motorsiklo. 3 years. Tapos husband niya worked the same job as a DJ before sa DAP, no? Development Academy of the Philippines. Pareho silang clerk, no? Clerks slash messenger, all around. Kung anong inutos ni boss, yun yung gagawin. No? So syempre, si Mrs. ayaw mag-iPhone, si Mr. hindi rin nag-iPhone. So itong result nila, itong team builder and yung builder, kakabili lang nila kahapon ng Toyota Rush. This is result from 3 months doing iFern. 3 years motorsiklo, 3 months iFern Toyota Rush. So congratulations to the Timoteo family. No, I'm sure si Erlyn umiiyak na naman dyan somewhere kasi finally si JD and yung husband niya nandito na sa iFern. No? Nagising na, natauhan na. Okay? So eto yung sample ng family business sa iFern. Gusto niyo ba magkaroon ng family business? Okay? So work hard, no? Kasi yung mga kapamilya ninyo na hindi pa naniniwala kasi kulang pa ang resulta ninyo. Don't give up. Don't give up. Basta keep working, no? Soon, no? They will be overwhelmed with your results and your success and they will say, "Ate, kuya, no, gusto na naming mag-umpisa sa iFern." Okay? We have many other families. Family members to have more results and we will feature, no, more iFern families. Kasi ito yung gusto natin ipakita na generation to the next generation, pwede nang gawin yung iFern business. So now, you know, I want to talk about an international iFern family. Okay? So, I'm going to talk about iFern Uganda. It's a family that we started, okay, in January 8, 2020. Now, Mr. Patrick Muzinguzi. Hi, Patrick! Hi to all of your people there in iFern Uganda. January 8, 2020, Patrick came to visit me. No, he has heard a lot about iFern and he traveled from Uganda, no, to the Philippines to check out this company that he has heard so much about. Second meeting namin, January 10, no? So, and then I invited him. Sabi ko, wag ka muna bumalik. Ay, English para. Patrick, don't go back to Uganda. You need to attend our kickoff event so that you have an idea what is the scope, what is the magnitude of iFern before you go back to Uganda. No, so he changed his flight. No, he changed his flight. He stayed on and watched the event. So when he came back,
This is the iFern office in Uganda. So all of the pictures you see, no, that's the address. It's a level 4, suite 401 to 402 and 401A, no, plot 13, Buganda Road, Kampala, Uganda. That's the address of our iFern office in Uganda. And this is a picture, no, of the interior. Yan yung, this is the pictures, no, on the wall of the office. So this is, I think, just yesterday. Yeah, ito, October 20, no, we just sent, no, via DHL. No, hindi na LBC to, DHL na, international na. So we sent a shipment, no, ayan, nakikita nyo, from iFern Corporation to iFern Uganda. Okay, so we sent this shipment, no, this is the truck, no, we sent this shipment. Kasi, you know, just to share, no, Patrick was telling me it's so difficult to get a flight schedule, no, para to bring the shipment. So finally, you know, I mean, for this shipment, they were able to get a flight through Emirates, no. So it left Manila October 20 and it arrived, no, October 23. October 20 arrived October 23 via Emirates. So this is, you know, the dashboard, no, for iFern Uganda. They have a separate dashboard. It's connected to our system, no, but they log in sa iFern Uganda. It's a different, section of our system. Of course, here is a sample. No, you will see that there's a Philippine time, there's a Uganda time there, and you will see their transaction wallet. It's in dollars. Okay, it's in dollars, not in pesos. Okay. So this is what we have done, no, for iFern Uganda, so that they can register, they can order, and they can get commissions also. Okay, so now it's already denominated in dollars. Hindi na siya pesos. Kasi mahirap gastusin yung pesos dun. Okay, so these are some pictures of the office, no? That's Patrick, no, in his chair, in his office. And, you know, these are some pictures. RBA in Uganda. Okay, so these are some pictures of the people who joined, no? I'm guessing that's a premium. And of course, this is let's clap our hands to the first builder of iFern Africa, Mr. Karagami Geoffrey Mello, no? The first builder. The first builder in iFern Africa. And we expect, no, there will be more. We started this project, no, in January, but because of the lockdown, because of the pandemic, no, of course, things have been delayed. No, see, Patrick is doing a good job of holding the team together. He has, you know, a lot of challenges also because in Uganda they have lockdowns also, and of course the office building is charging rent, you know, even if the office is closed. No, so but in any dream that you have, you need to work for the dream. No, you need to believe in your dream, and you need to believe, no, in the future of your dream. So congratulations, Patrick, and iFern Uganda, and of course to Geoffrey, the first builder of iFern Africa. So we have a pre-launch event, no, on the 28th of November 2020, the pre-launch of iFern Uganda Limited. Okay, so that's Mello, the first builder. Patrick, no, executive director of iFern Uganda Africa, and of course Princess Diana Ngoa, the top leader of iFern Kenya. Okay, so this is an event from 9 a.m. to 5 p.m. So, you know, I'm just showing this to help promote, which will be, I think, the biggest event, no, for Africa, for iFern Uganda. Okay. So, we've been talking about families, no? Behind the success of every business, there is a family. No, this has two meanings. Dalawang ibig sabihin ito. Diba you, kung employee ka, if you're an employee, you work hard for your family, right? No, you work every day para makuha mo yung sahod mo, para mabuhay mo yung pamilya mo. The people who dream bigger, they put up a business, no, and they work hard on their business for their family also. So yung sinasabi, behind the success of every business, there is a family. Because you want to support your family, that's why you go into business. But this picture is father and son working together. There's another definition of family. Like the Ayala family, the Gokongwe family, and the Si family. Every member of the family
is working to make the business successful. You know, lahat dapat nagtutulong kasi para sa pamilya. No, hindi ko maintindihan sa Pilipinas. Mas pinipili nila, no, yung negative na mindset nila na ang networking scam. Kahit kumikita na yung asawa nila, ayaw pa nilang tulungan. No, yung mga nanay, tatay na nagtatrabaho, tapos ayaw tulungan ng mga anak. Yung mga anak na nag-iFern, kumikita na ayaw naman tulungan ng mga kapatid o ng mga magulang. Sa hirap, ayaw yung tumulong. Pero pag sa gastusan, nandyan kayo. Di ba? Okay, so behind the success of every business, there is a family. You want to have a successful family? My God, let's work together. Gawin natin together yung iFern. Huwag nyo hayaan yung nagsusuporta sa inyo na marami na nga negatibo sa labas, pag uwi sa bahay, mas negatibo pa. Okay? Okay, forget a relationship, make it a partnership, and build an empire. No? A lot of people say, sir, idol ko talaga kayo ni madam, ideal relationship, blah, blah. No? Peg ko talaga kayo, gusto namin kayo gayahin. You know, itong gayahin ninyo, wala naman siyang alam sa networking eh. No? Because my vision is sharing prosperity through entrepreneurship, because this is what I've dedicated my life to do, because this is what I love doing, so she makes it her business to help me. Okay? Ang joke niya palagi, oh, si Dada may pakulto na naman. Ha? Pag nakita niya, sumisigaw, good morning! Shit, ibang klase lang yung kulto ni Dada. Okay? You know, but fuck. Kahit walang iFern, mayaman kami. Kahit walang iFern, no, happy kami. Pero ginagawa ko to, tinutulungan niya ako. Kayo, wala na nga kayong makain sa mga bahay ninyo. Di nyo patutulungan yung asawa nyo. Pag-uwi niya, kala ko yayaman tayo dito, ano na nangyari? Diba? Tangina mo, kung tumulong ka, sana mas mabilis kami umaman. Diba? Philippines, relasyon. Yan na, puno dulo ng problema, relasyon. Okay, gawin natin partnership. Ang partnership, no, the partners work together for a common goal. No, isa lang yung layunin, isa lang yung vision. That's why it's called the partnership. Mas matindi yung partnership kaysa sa relationship. Ang raming relationship dyan. Walang kwenta. Diba? May relationship na lang dahil sa anak. Gawin nating partnership para nagtutulungan lahat, para umasenso yung buong pamilya. Hi, baby, I love you. Balyo na naman kayo, no? Kasi mga partner nyo, hindi kayo tinutulungan. Pack you sila. Sabi mo, ayaw mo tumulong, tangin na mo, iwan na kita. Oh, di ba? Tingnan lang natin kung hindi sila tumulong. Baka siya pa maglatag para sa'yo, di ba? Okay. Ito, nakita ko lang to sa network. Yung mga posts ninyo, no? Ako, I'm a voracious reader. No? Binabasa ko lahat, pinapanood ko lahat. No? And there's so many quotations, no, from the network itself. From iFernation to. Nakita ko lang to sa iFernation in screenshot ko. Sabi ko sa, you know, creatives, sabi ko gusto ko tong isama sa talk ko. Nakikimoney can buy happiness, pero ang init naman ng ulo pag walang mga pera. Tama? Diba? Money can buy happiness. Sige nga. Bumili ka nga sa SM. Diba? Nawala kang pera. I-try mo yung mga hugot lines mo kung bigyan ka nila ng tinapay, ng bigas, ng suka, ng toyo. Diba? In this day and age, kung wala kang pera, di ka mabubuhay. Kahit sa probinsya, diba? Magtatanim ka na lang, ani mo. Kung wala kang pera, ano isusuot mo? Makakabili ka ng tsinelas, wala kang pera. Magtanim ka, kamote, bigas, whatever. Sige, huli ka ng isda sa dagat. Diba? Paano ka bibili ng damit? Sapatos, tsinelas. Diba? Yung anak mo mag-aaral, ano yung babayad mo? Anong pambibili mo ng libro? Saging? Mangga? Diba? Nakawin mo mangga sa kapitbahay? Okay? Money can buy happiness, but money
allows you to be happy. Money gives you the opportunity to be happy. Kung wala kang pera, walang happy. Tama? Oh, so paano ka mabubuhay? Sige nga, wala kang wifi. Wala kang pambili ng load. Bulok na nga cellphone mo, wala ka pang load. Ano magagawa mo? Kahit na free yung Facebook, kailangan mo ng load para pagganahin yung Facebook. Diba? Mangbabash ka na lang, wala ka pang pambili ng load. Diba? Okay. Kapag sumuko ka dahil sa opinion ng ibang tao, talo ka. Always remember, nangarap ka para sa pamilya mo, hindi para sa ibang tao. Okay? Ito yung message ko sa I4 Nation. Don't fucking care what the bashers say. No? They say negative things about you, about your wife, about your family, about our products, about our business. They say negative things about everything you post. Fuck you. Hindi naman ikaw ang bumubuhay sa akin. Yung opinion mo, hindi naman pwedeng ibayad sa Meralco yan. Yung opinion mo, hindi pwedeng magbayad sa tubig. Yung opinion mo, hindi makakapaghulog sa kotseng nabili ko. Yung opinion mo, hindi makakapaghulog dun sa dream house na na-down payment ko na ikaw nganga pa rin. Okay? So, don't fucking care what the bashers say. Don't fucking care what your brother, sister, no, classmate, office mate, di ba? Hanggang wala silang naitutulong sa negosyo mo, hayaan mo sila. You only care what your upline, your downline, and your clothesline say. Ang isipin mo yung sasabihin ng mga kasama mo sa iFern. Fuck you silang lahat. Enjoy na enjoy ninyo, ha? Kung wala kang pangarap sa sarili mo, mangarap ka para sa pamilya mo. Ha? Yung mga tao nagsasabi, okay naman ako. Di ko kailangan yumaman. Kontento na ako dito. Okay, kontento ka na? Nakapag-aral ba yung anak mo? Ngayon, homeschool, online, may pambili ka ba ng laptop? May pambili ka ba ng computer? Kaya mo magpakabit ng internet sa bahay mo? Okay? Kung ikaw wala ka ng pangarap, nawalan ka ng trabaho, tapos binabash mo pa yung mga nasa iPern, paano bubuhayin pamilya mo? Sige nga, try mo nga mabuhay sa pangbabash. Gumawa ka YouTube channel. Bash mo kami ng ibash. Tingnan mo kung kumita ka, kumakuha ka ng 1 million followers, yun, umpisa, kikita ka na. Diba? Feeling ko, mas mabilis makakuha ng member sa iFern kesa 1 million followers sa YouTube. Diba? Pag-isipan mo mabuti, paano ka kikita sa pambabash? Paano ka kikita sa panlalait ng iFern member? Paano? Sabihin mo sa akin, gawin nating negosyo yan. Diba? Gawa ko ng platform, mangbabash tayo, tapos kada ganon, no? Kada patama, kada oo, lahat ng gagawin kikita. Try gawin nating negosyo yan kasi marami niyo eh. Mas marami yung mga bashers kaysa dun sa mga focus sa iPern eh. Rami nilang oras, wala naman silang pera. 'Di ba? Gusto niyo pa? Di na patapos na 'to. Okay, eto matindi 'to. A door is much smaller compared to the house. No, kasi puro dream house pinag-uusapan natin eh. A lock is much smaller compared to the door. And a key is the smallest of all. But a key can open the entire house. Thus, a small, thoughtful solution can save major problems. If the problem is financial, iFern is the key. At mas importante, PM is the key. Galing, no? Hindi na kayo mag-iisip, no? Screenshot, post, tapos na. Galing talaga nung presidente namin. Lahat iniisip para sa amin. Hindi na magkakamot ng ulo. Sana kung magnanakaw ng poster na ipopost ngayon. Sa Tagalog, ano to? Sa Tagalog, ano to? Tangin na mo kung naghihirap ka, mag-PM ka na. Di ba? Ah, sige, picturean nyo. Kasama ba ako o kayo lang? Saan? Saan ako? Dito ako, dito ako. Dito ako. Ako may hawak ng key. Oh. Okay na?
May bayad na to, ang tagal nyo. Okay. Magbasa-basa muna kayo, hindi kayo kasama dyan. Ha? Product pre-order, one bottle per primary account, distributor to team builder only. Okay? Lahat ng nandito, hindi kasama. Yung mga nasa team bahay, kayong iniisip namin. Okay? So, we have limited quantities, no? The production is improving. Now we have set aside limited quantity so that your downlines can order. Okay? Yes, bilan nyo na lang yung mga bumili. But wait, there's more. Last slide. Kasi as a reminder to everybody, what's the date today? October 24? Ano? Nagtingin na sila. Ano ba talaga? 24, okay. October 24 means there's 6 days left. Okay? Yung 001 and 002 natin, Zach Lopez, Descantara Lacerna, no, have graciously and generously donated, no, these two brand new cars as a raffle. And we have 6 days left. Diba? Deadline, October 30. October 31. So, meron pa kayong ilan araw, no, to sponsor, to join iFern so that you have a chance to win a brand new car. Okay? Remind you, just reminding everybody kasi yung mga leaders itong yayaman na, hindi na iniisip yung libreng kotse, di ba? Ang inisip nila, ano yung bibilihin nila eh. Dito para sa inyo, para sa mga downlines nyo to. No? Paalam nyo sa kanila kasi baka may mag-draw na naman tayo. Sabi, hindi namin alam, may raffle pala. Di ba? Nagluluto ako, hindi ko alam, tinawag na yung pangalan ko. Di ba? Naglalatag ako, hindi ko alam, may draw. You know, when we have an event, now it's a drop everything event. If you're watching, no, this is something that you need to duplicate within your network. Pag sinabing may sizzle, manood. Kung sinabing may special event, manood. No, hindi mas importante yung latag mo. Mas importante yung matututunan mo sa event. Mas importante na makita mo at mapalakpakan mo yung mga nauna sa'yo kasi yun yung susundan mo. Lahat sila, yung kumikita ng milyon-milyon nandito. Sa sizzle, kung wala man dito nanonood sa mga bahay, ikaw, naglalatag ka. Sinasayang mo yung, hindi naman sayang yung oras, pero sayang yung oportunidad na matuto. Mas marami kang matututunan dito at mas bibilis lalaki yung negosyo mo kung nandun ka sa corporate event. Remember, it is a corporate team and a corporate family, okay, that have the vision of sharing prosperity. We are the ones who created this system that made many people rich. Kung mas marami kang alam, wala ka dito sa iFern. No? The fact that you are here in iFern, then you need to follow what I'm saying. You need to follow what the company is saying. You need to follow what your uplines are saying. Yung kinita mo sa buong buhay mo, putang ina, yung kinita mo sa buong buhay mo, isang buwan lang na income ng top earner dito. So makinig ka para ikaw naman ang kikita ng milyon dito sa iFern. Okay, thank you very much, Sister Manitan. And you know, everybody stand up. Let's do the battle cry. Are you ready? Camera, no? So that you can see the audience. Sa bago dekada! Sa bago dekada! Sa bago dekada! Ating 2020! Thank you. Calling all team members.